madalas daw na mga ina ang nag-aalaga sa mga bata, ibahin nyo ang mister ni Judy Lynn na si Jepoy. Liligo na yan! Ito raw kasi ang nagpapaligo at nag-aasikaso sa dalawa nilang anak, lalong-lalo na sa bunso nilang si Gab-Gab. Naglalaro, binibili po ako ni daddy ng laruan. Hands-on daddy po siya sa dalawa naming anak. Kahit po paggaling siya ng trabaho, siya na po yung mag-aasikaso po sa mga bata. Kili-kili, tas-tas-tas. Pero hindi na raw ito magagawa ngayon ni Jepoy. Ang matibay na haligi kasi ng kanilang pamilya, hindi na nakapaglalakad o kahit makatayo man lang. Ang kanyang mga braso, nakabaluktot. Nakayupi ang mga binti. Ang amang nag-aalaga noon ang kanyang mga anak. Ang siya na ngayong inaalagaan ng bunsong si Gab-Gab, kahit na 5 taong gulang pa lang siya. Daddy, bakit kasi huwag kami na magpapae, magsasabi, iiye, magsasabi. Sad po ako kasi po gusto na po gumaling si Daddy. Alas 6 pa lang ng umaga, gising na si Judy Lynn para maghanda ng kanilang agahan dito sa kanilang tahanan sa Morong, Rizal. Si Gab-Gab naman, imbes na maglaro sa labas, dumiretso sa kwarto ng kanyang daddy Jepoy para makipagkwentuhan. Daddy, may ginagawa kami sa school. Nagagawa kami ng mga pangalan, tapos gumagawa kami ng mga shapes. Si Gab-Gab at ang kanyang 12-anyos na Kuya Joff ang katuwang na ng kanilang Mommy Judy Lynn sa pagpapakain sa kanilang Daddy Jepoy. Pagkakain po si Daddy, susubuan po ni Kuya. 1, 2, 3. Ligo na. After po niya maligo, doon na po namin siya kukuryentehin at i-ultrasound. Pagkatapos ng gawain sa bahay, si Judy Lynn pumapasok sa pinagtatrabahuhang grocery kung saan siya cashier. Ngayon po, ako na po yung magiging provider po sa amin. Tuwing nasa trabaho si Judy Lynn, ang magkatuwang na nagbabantay kay Jepoy, sina Gab-Gab at ang kanyang Kuya Joff. Daddy, relax lang, Daddy. Kinikantahan ko po si Daddy lagi yung mga story time. Si Gab-Gab pa mismo ang nag-ooperate ng kama ng ama para makasandal ito. Mabigat. Minsan po, siya rin po yung nagbabike din po sa daddy niya. Mami, ba't na siya nakashort? Pumunta po kami sa palengke. Iniwan po namin si Gab-Gab. Nireview ko po yung CCTV. Hindi ko po akalain na sa edad niyang 5 years old ay may isip niyang na pakiinin yung daddy niya. Si Gab-Gab, certified daddy's boy. Madalas nga po noon pagka maabutan niya yan na papasok ang daddy niya sa trabaho, umiiyak po yung bata. Nakakapit po yan sa binti ng daddy niya kasi ayaw niya pong papasukin. Napipilitan po yung daddy niya po na mag-absent po sa trabaho. Daddy, kami ni daddy, naglaro ng mga Lego. Nakakapaggala kami. Pero ano ba ang nangyari kay Jepoy? At naging ganito ang kanyang kalagayan.
dating lineman sa isang electric company sa Rizal, si Jepoy. Pero bisperas ng bagong taon nitong 2021, si Jepoy aksidenteng nasabugan ng kinukumpuni nilang poste ng kuryente. Nakaligtas man, nagtamo si Jepoy ng second degree burn sa mukha, leeg at mga braso. January 1, nag-cardiac arrest po siya na naging dahilan po ng kanyang pagiging disabled. Yung iba nagse-celebrate ng New Year, kami po nasa ospital. Iyak po ako ng iyak. Wala po akong ginawa kundi magdasal. 3 buwan siyang nanatili sa ospital, 4 buwan na naratay sa isang home care facility. Inabot po siya ng 3.3 million. Ang bill sa ospital, pati na ang mga gamot at pang-therapy ni Jepoy, sinagot naman daw ng pinapasukan nitong kumpanya. Yun nga lang, nung natapos na ang kontrata ni Jepoy nito lang Mayo, ni-stop na po nila yung support po sa asawa ko, hindi na po siya employed. Kung walang fault or negligence si employer, ang kanyang obligation lang ay emergency assistance. Nasa kagandahang loob na ni employer kung ipagpapatuloy niya yung financial assistance kahit na na-terminate na yung employment. Hindi na yun mandatory. Problema ngayon ni Judilyn kung saang kamay ng Diyos niya kukunin ang pambili ng gamot ng kanyang mister. Ang buwan ng maintenance daw kasi nito umaabot ng 40,000 pesos. Gayong ang kita lang niya sa trabaho, 400 pesos kada araw. Kaya dasal ni na Gab-Gab at Joff, magkahimalang gumaling ang kanilang daddy Jepoy. Kasi namimiss ko lang po yung dati po, banding ganun po. Hindi po na isip po sukuhan si daddy kasi po gawa ng gusto ko na po talaga siyang gumaling. Kami na po yung magiging lakas niya eh. Kami po na mga bata sa panahong mahina pa po siya. Nangyalap ko po si daddy. Sana gumaling na po si daddy. Para matignan ang kondisyon ni Jepoy, inilapit siya ng aming programa sa isang physical therapist. May pagkakataon na nahihirapan siya na gawin yung mga bagay na yun, pero masusundan niya kung ano yung susunod na gagawin. Tinasuggest po natin na Botox treatment para po yan malessen po yung spasticity na isa sa main concern kung bakit tumitigas yung ating pasyente. At nirekomenda po ng kanyang doktor sa pag-iisip na kailangan po siyang ulitin in 3 months. Totaling to 166,000. Yung pasyente natin ay nagkaroon ng hypoxic ischemic encephalopathy. Ito ay parang nawalan ng supply ng dugo, ng oxygen, yung kanyang brain, kaya na-damage. So rate ng pasyente natin, siguro we have still room for recovery. But there's no guarantee na babalik tayo sa normal. At dahil Father's Day, ang aming programa naghanda ng simpleng salo-salo sa kanila. Nagbigay rin kami ng tulong pinansyal para sa mga gamot ni Jepoy. Thank you, sir. Thank you po. Naiiyak siya. Opo. Para sa iyo lahat yan, daddy. Opo. Kalma, sir. Kalma, sir. Kalma. Sigur. Kami po ay galing ng Philippine Physical Therapy Association, CBR Special Interest Group. Kami po ay nagbibigay po ang libreng therapy po, occupational therapy at saka speech therapy. At sa Morong naman po ang PT. Physical therapy. Oh, happy ka na? Ha? Ang daming tumutulong sa atin. Tuloy-tuloy na yung paggaling mo. Sina Gab-Gab at Joff, may espesyal ding regalo sa pinakamamahal nilang ama, isang Father's Day card.
Daddy. Happy Father's Day. Lubos namin naramdaman ang pagmamahal mo sa amin. Araw-araw ka namin mamahalin. Aalagaan ka namin at pagsisilbihan. Salamat sa lahat ng pagdiri-sakripisyo mo. I love you, Daddy. Mahal-mahal ka namin ng mga bata. Happy Father's Day. I love you. Daddy, nagawin na kung tayong dalawa. Huwag ka na po, Daddy. Para kapag naro na po tayo, I love you, Daddy. Hindi ako magsasawa na alagaan ka. Ako ang magiging lakas mo habang mahina ka. Mahal na mahal kita, hindi magbabago yun. Mabuwal man ang haligi, ang tahanan hindi basta-basta magigiba, lalo't kung ang pundasyon matibay ng pagmamahalan ng pamilya. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.